Good day, everyone. Ako ulit ang General Manager ng YB4K ATV Sports and Gym Equipment Sales. Kung kayo po ay naghahanap ng mga ATV na panglibangan or pwede nyong gamitin, pwede rin pang service, pwede nyong gamitin sa pang trail, pang sports, no? Pwede nyo pong ipang regalo sa inyong mga anak o sa inyong mga teenager na mga anak. No? Message lang po kayo sa aming Facebook page, YB4KATV Sports. Please subscribe our YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga bago naming model ng mga ATV at UTV na ino-offer namin sa market. Ngayon po, ito po yung aming updated reviews ngayong buwan ng December para sa ating 125cc dash 1. Ito po yung ating 125cc dash 1. Ito ay 2x4 lang. 2x4 po ito. Bali, likod lang po ang kumakayod sa kanya o umiikot. Ito po ay chain drive. Chain drive po itong ating 125cc dash 1. Bago po tayo mag-upisa sa ating review specs para sa ating 125cc dash 1. Please po, pakisubscribe po yung aming YouTube channel. Pakihit din po yung ating notification bell para tuwing mayroon kaming bagong upload, marireceive nyo, no? Manonotify kayo na meron kaming mga bagong upload ng mga vlog para sa mga ATV. Ang YB4K ATV Sports po pala is a direct importer. Direct importer, hindi po kami reseller. Sa mga gusto po magkaroon ng maging distributor sa kanilang mga lugar, sa kanilang mga probinsya, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page or pwede rin po kayong mag-message sa link. Ilalagay po namin yan sa isa description nitong aming YouTube channel para pwede nyo kaming i-message sa aming Facebook page kung gusto nyo maging distributor ng ating mga ATV. Ang ating mga ATV, open po kami para magkaroon ng mga local distributor sa mga probinsya like Cebu, Davao. Sa ngayon po, meron kaming mga sales, pero yung mga matatawag po natin mga distributor na mayroon mga physical store, almost isa pa lang or padalawa pa lang po is coming November 2020. Kaya sa mga gusto po maging distributor, message nyo po kami at pwede po namin kayong tulungan kumita sa pamamagitan ng pagbebenta nitong ating mga ATV. Ayan po, bali, tungo po tayo sa ating reviews dito sa ating 125cc dash 1. Ito po ay tatlong kulay. Mayroon po itong itim. Meron din po itong green. Meron din itong white. Meron din po itong color red. No? Out of stock lang po. Naubusan po tayo ng kulay red. Bali, i-check po natin itong ating specs. No? Itong ating 125cc dash 1. Unahin po natin yung exterior. Sa exterior po, dito po sa unahan, nakikita nyo, meron po siyang pinakabakal na bracket. Pinaka-covered po yan or protector para dito sa ating body. Meron din po itong bumper na bakal. Ito po ay covered ng plastic. Covered po siya ng plastic. And then dito po sa kanyang unahan, makikita nyo, nandiyan yung kanyang signal light, left and right. And then meron po siyang ball, no? LED type na po ito, itong ating headlight. Ayan. Makikita nyo, parang projector siya, no? Parang projector type. Pero hindi po siya projector type. Ito po ay ball type headlight lang. And then sa may bandang ibaba po, makikita nyo na dyan yung gulong. Bale, check po natin yan. Dito naman po tayo sa bandang kanyang likod. Punta
natin yung kanyang likod. Dito sa likod, yung exterior niya, meron din po siyang pinaka bracket dito. Pwedeng lagayan ng gamit. Pwede nyo pong customize to, lagyan din ng upuan kung gusto po ninyo. Dahil ito po ay single seater lang. And then, andyan po yung kanyang signal light sa likod. And then dito po, andyan ang kanyang tail light. Nakikita nyo yung kanyang tail light. And then, andyan yung kanyang gulong. Dito naman po tayo sa kanyang kahiliran. Dito po, right side and left side, pareho lang naman. Meron po siyang fender, plastic fender. And then, yung kanyang step board. Andyan po. Yung kanyang step board. Then, sa kabilang side naman po, same lang. Same lang din naman po. Same lang din. Naka fender po siya, plastic yung kanyang gilid. Check naman po natin yung interior. Ito po sa may bandang gitna na. Ang kanyang pang interior, makikita nyo yung kanyang panel gauge, andito po yan. And then yung brakes, andito po yan. Yung accelerator, yan, lagaya na side mirror, yung kanyang mga button, yan po yan, lagaya ng hydraulic brake niya, no? Dito rin yung susian, and then andito po yung tank niya, tank 8. Ito na po yung kanyang pinaka-upuan. Yun po yung kanyang pinaka-interior na makikita ninyo. Paliwanag po natin itong sa ating panel gauge. Ito po ay manual lang. Manual lang po ito, neutral, reverse, and then yung kanyang gear na 1, 2, 3. Ang ating 125cc dash 1 po is meron siyang semi-automatic at meron din pong automatic. Sa semi-automatic po, meron po siyang primera, segunda, tercera, pero wala po siyang clutch. Yung other model po natin is fully automatic, reverse, neutral, and then forward. Yun lang po yung sa kanyang fully automatic. Ito po ay gawa ng Lithium Motors. Nakikita nyo po, ito nilang logo. Ito ay brand po nito, Lithium Motors. Check naman po natin yung kanyang under chassis dito sa may pinakailalim. Ito po sa kanyang pinakailalim, drum brake lang po ito. Ang kanyang preno is drum brake. Good side. Good side. Swing arm, up and down, taas baba po. And then yung kanyang mga ball joint, meron po yan. Yung kanyang shocks, ito po yung kanyang shocks. Left and right po yan, yung kanyang shocks. And dito rin po yung kanyang pinaka-label. Malagay po dyan yung manufacture date, engine number, and din po yung kanyang brand. Malagay po dyan. Bali yan po yung makikita ninyo dito sa unahan ng under chassis niya. Naman po sa kanyang likuran. Dito po sa kanyang likuran, sa under chassis, makikita nyo po single disc brake. Naka-disc brake po ito. Yung kanyang likuran. And then, andito po yung kadena. Ito po yung kanyang axle. Axle po yan. Yung kanyang shock. Mono shock. Isa lang po ang shock sa likod. Ito po ang motor. Then, tail light. Yan po yung kanyang, makikita nyo sa kanyang, dito naman po tayo sa bandang gitna. Dito po sa bandang gitna, makikita nyo na yung engine. Dito po. Dito po yung kanyang engine, single piston. 4-stroke po ito, no? 4-stroke. Air cooling lang po siya, normal type ng pagpapalamig ng makina. Hindi pa po siya radiator. Siya po ay hangin lang, no? Hangin. Electric starter na po yun. And then, carburetor type, hindi pa po siya air type. And then, andito po yung kanyang selector shift. Neutral, reverse, and then yung kanyang 1-2-5. Ulit ko po, ang 125cc-1 po natin ay merong semi-automatic at meron pong fully automatic. Ito po ay semi-automatic. Meron po siyang 1-2-3 gear. Papakita ko po sa inyo yung fully automatic. Ito po yung fully automatic.
same panel lang naman po siya. May neutral reverse. Andito po yung kanyang signal light. Same lang naman po halos. Invalid na lang po yung 1, 2, 3 gear. Lalabas lang po dyan is yung primera lang, yung 1 lang. Dahil isa lang po ang kanyang cambio. Dahil puro automatic po ito. Hindi niya po kailangan na sumigunda or tumarsera. Bali, almost same specs naman po ito. No? Same specs. Halos wala naman din pong pagkakaiba dito sa ating semi-automatic at dito sa ating automatic. Bali, check po natin yung gulong. Ang gulong po nito sa harapan, ang sukat po nito ay size 21 yung height. Size 21 po yung height. And then size 7 yung gulong. Ito pong rim na to is size 7. And then ito po ay size 10. Sorry. This is size 10, ang kanyang bilog. Size 7 yung kanyang lapad. Size 7 po yung kanyang lapad. Bali, ito po ay size 10. Itong ating bilog, no? Itong ating rim. Itong sukat din ng rim is size 10. Ito po ay 4 stud. 4 stud po yan. Single bearing. Single bearing po siya. Single bearing. 4 stud. Yan po yung kanyang harapan. Inuulit ko, size 21 yung kanyang height. Size 7 yung kanyang lapad. Size 10 yung sukat ng inside, ano niya, yung inside ng kanyang gulong at yung kanyang sukat ng kanyang rim. Dito naman po tayo sa likod. Same po, no? Size 10. Size 10 po ang sukat ng bilog niya sa loob. Ganon din po ang sukat ng kanyang rim. Size 10 po yung lapad ng kanyang gulong. And then size 20 yung height. Yung height po ng gulong is size 20. Same po, 4 stud. Apat po yan. 1, 2, 3, 4. Single bearing yung kanyang axle. Single bearing po siya yung kanyang axle. Bali, yun po yung kanyang gulong. Ito po sa ating 125cc dash 1. Ito po ay maganda sa mga resort o service lang sa mga farm. Pero hindi po namin ito ina-advise para gamitin sa mga trail. Medyo maliit po kasi ang kanyang makina. Hindi rin po siya ina-advise sa mga medyo ahunin. Dahil yun nga po, medyo maliit po yung kanyang makina. Kaya naman po sa mga ahunin, pero hindi po siya design para ilong drive para sa mga ahunin. Maaari po siyang mag-overheat. Maaari po kasi siyang mag-overheat. Kaya kung service-service lang naman po, loob ng subdivision, service sa loob ng farm, dahil patag-patag naman po doon, pero off-road, pwedeng-pwede na po itong ating 125cc. Kahit po sa mga resort, sa gilid po ng mga beach, pwede po ito dahil patag naman po ang beach. No? Wala naman po kasing beach na ahunin. No? Sa beach, pwede po siya sa mga buhangin, pwedeng-pwede po siya. Pwedeng-pwede. Huwag lang po talagang gagamitin siya sa mga trail, or sa mga hard na ahunin, yung mga sobrang ahunin po. Medyo hindi po siya design para sa ganun. Hindi rin po siya design para sa on-road. Medyo malikot po kasi siya at mabagal. Ang top speed po kasi nito is almost 40. Almost 40 km per hour lang pagkapatang. Design po talaga siya sa mga pang-off-road lang. Bawal din po siya sa mga highway or super highways. Pwede lang po siya sa mga provincial roads, pinapayagan po siya, pero mag-ingat po tayo sa ating pagpamaneho. Dahil yun nga po, hindi po siya design for on-road. Medyo malikot po siya, dahil ang kanyang gulong is pang off-road. Design po kasi ang kanyang gulong for off-road. Kung gusto nyo ng pang on-road, meron po kaming darating na ATV. It's coming 2022, pang on-road. No? Tumatakbo ng almost 100 km per hour. Abangan nyo po yan, this coming 2022. Sa ngayon, ito pong ating 125cc dash 1. Inuulit ko po, hindi po siya design para pang trail. Hindi po siya design para sa ganun. Siya po ay good for pang service lang. Sa mga farm, resort, okay po siya. Mga patag, okay po siya. Sa mga ahunin, medyo hirap po siya sa ahunin dahil 125cc lang po siya. Kaya naman po, pero wag lang po yung sobrang haba na aahunin talaga.
yung by kilometer na nga ako, medyo mahihirapan po siya mag-overheat. Malaki po ang posibilidad na mag-overheat dahil hindi pa po ito radiator type, ito ay pangkaraniwan para mga motor lang. Hindi rin po siya inihahataw dahil pag inihahataw po siya, maaari din po siya mag-overheat. Kapag sobra pong accelerator ang ating binibigay, nakita natin open road, ihahataw po natin. Hindi po design yung ating ATV sa ganun. Maaari din po siya mag-overheat. Ito po ang gamit talaga po niya is talagang tama lang po, no? Tamang takbo, 20 to 30, mga ganun lang po. Kahit po kasi 125cc siya, hindi po siya design na tumakbo or pang tour na mahaba, no? Kasi iba po yung pang touring na mga tulad ng mga motor natin ginagamit, yung mga single, tumatakbo ng 100 pataas. Ito pong ATV is hindi po ganun. Low gear lang po kasi ito, high torque, mataas lang po ang kanyang high torque. Ayan guys, same din naman sa 125cc automatic natin, almost the same specs. Best seller po namin ito ang ating 125cc dash 1. Sa ngayon po, ang price po namin ito is nasa almost 60,000 ang aming sale price. Maaaring bumaba next year, depende po, no, sa darating na taon, maaari din po tumaas kung sakasakali, maaari din po ganun yan. Meron po kami ni stock, ang sale price namin ngayong December is nasa 60,000 ang aming sale price. Ang SRP po nito is nasa 70 or 67 or 68 ang SRP. Sa mga gusto po ng installment, kailangan lang po meron kayong credit card, RCBC or Metrobank. Kung wala po kayong credit card na RCBC or Metrobank, meron kayong BDO, meron kayong PS Bank or other bank. Straight payment lang po. Straight payment. Wala po kasi kaming POS terminal para sa mga ganung bangko. Straight payment lang po ang aming ina-accept para sa mga other bank cards. Kung gusto nyo ng in-house, nag-o-offer po kami ng in-house pero selected areas. Pumunta lang po kayo dito, check nyo muna yung mga unit and then pag-usapan po natin. Madali lang naman po ang requirements. Kailangan lang po ay meron kayong check payment. Meron kayong check na i-issue sa amin para sa pagbabayad nitong ating ATV kung sakasakaling mag-avail kayo nitong ating ATV. Umasya lang po kayo sa aming warehouse. Kami po ay, ang location po namin ay dito lang po yan sa may General Luna, Ampit Uno, San Mateo, Rizal. Malapit po kami sa boundary ng Quezon City at Marikina. Malapit kami sa may SM City, San Mateo. Katabi lang po namin ang Shell Gasoline Station. Katabing-katabi lang po. Pag nakita nyo yung gas station, yung price list ng Shell, nasa likod lang po yung gate namin. Katabing-katabi lang po. Kaya pag pumasyal po kayo dito, pwede nyong itest. Marami po kaming iba't ibang klaseng ATV. Meron po kaming 500cc 4x4. Meron kaming UTV Farm, Predator, Dictator, 200cc UTV. Napakadami po nga naming UTV. Makikita nyo po yung aming mga stocks. Ayan. Paliwat, left and right. It's coming 2022, marami po kaming darating, no, na iba't ibang klase ng model. Abangan nyo po yung aming 300cc 4x4. Magkakaroon po kami yan. And then 1200cc na diesel type na UTV. Abangan nyo po yan. It's coming 2022. Ayan. Ito. Pumunta lang po kayo dito, no, sa aming pero yung mga panagtatanong po pala, no, kailangan bang irehistro? Hindi po kailangan irehistro. Hindi po siya motor vehicle. Hindi po siya motor vehicle. Hindi po siya kailangan irehistro. Inulit ko, bawal din kasi siya sa highway. Inside road lang, provincial road or secondary road, barangay roads, pwede po yan. Kung sa may mga tricycle, kung sa may mga e-bike yan, napapayagan po itong mga ganitong unit. Bali, salamat po. Sana po panoorin niyo itong aming vlog na to. Then paki-hit po, no, yung notification bell. Then syempre paki-subscribe na rin po. Please like and share kung hangga't maaari po, no, para marami pong makapanood nitong aming vlog sa mga ATV na aming ino-offer, para kung sakali po na magkaroon kayo ng
karoon kayo ng dito ng kagustuhan na bumili ng ATV, pwede nyo i-review itong aming YouTube vlog na to. Ito, salamat po. Ito, ako po ulit ang General Manager ng YP4K ATV Sports. Salamat po. Ito nga ito.